kalusugan. Ako po ay si Ma'am Rose, isa po akong member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Ako yung napapakinggan nyo araw-araw, Monday up to Friday, 7:30 to 8 dito sa DWBL. Doon po sa mga nakikinig sa akin sa radyo, pwede nyo po kong makita, pwede kayong mag-chat at magtanong sa aking Facebook page. Hanapin nyo po Patnubay sa Kalusugan. Ugali nyo i-like and then i-share nyo para makinabang yung mga kaibigan po ninyo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko. Kung meron kayong gustong topic na malaman, i-search nyo rin sa aking YouTube channel. Ako po ay hindi medical doctor. Ako po ay health educator. Bilang health educator, nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree. Nagpatuloy mag-aral ng public health. At nag-aral po ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. At nag-attend din ako ng seminar ng natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Dahil naniniwala po ko, we need education more than medication. Prevention is better than cure. Pagkatapos tayong ma-diagnose ng doktor, pag lumabas kayo sa ospital, paano mo alagaan ang katawan mo sa panahon ng mga aksidente, biglang inatake sa puso, may na-stroke, manalaso, nabaliin ang buto, mga lagnat hanggang sa trangkaso, na food poison, nagdidiliryo sa harapan mo. Ang key to survival is early recognition na nangyayari sa pasyente at ano yung immediate action mo. Para makarating ng buhay ang pasyente sa ospital, magkita sila ng doktor nila. Minsan naman po, sa sobrang wala tayong alam, nagkakasakit, takbo agad sa ospital, ang laki ng nagagastos natin sa hospital bill. Para mabawasan yung hospital bill natin, ano yung principle of good health, right living, dapat meron kayong alam sa water therapy, herbal medicine, ano ang no hindi dapat mong kainin at meron mga herbal medicine na dapat yung malaman, i-apply po ninyo. Ito po ang dahilan, kinirerecommend ako yung magkaroon kayo ng libro, Natural Remedies Encyclopedia. Naglalaban ito ng 11,000 na home remedies, 730 diseases ang topic niya. Ano yung mga causes, symptoms, natural medicine, preventive medicine, maintenance medicine dun sa sakit na yon. Para malawak ang yung kaalaman tungkol sa pag-aalaga sa katawan, idagdag ninyo sa library itong libro na to. Meron tayong Health and Home Magazine, merong health, mga Healing Wonders of Water, Healing Wonders of Diet, at saka itong Natural Remedies Encyclopedia. 4,800 po itong libro na to. Sana magkaroon kayong ganito sa bahay po ninyo. Pero eto, tandaan nyo, no? May iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao. Kaya, ang pinakamainam, magpakonsulta kayo sa doktor para baka magkaroon kayo ng wrong treatment. Nahihilo ka, akala mo high blood ka. Yung pala, low blood ka. Diba? Nanginginig ka. Akala mo may sakit kang sa nerve. Yung pala, nalilipasan ka ng gutom, bumababa ang blood sugar mo. Yung pala, diabetic ka. So, dapat ma-diagnose ka ng doktor. Yan po ang payo ko sa inyo. Bago ko po talakayin itong katanungan ng isang ina, ang kanya pong katanungan, ano daw pong dahilan bakit merong red spot sa balat ng kanyang baby? Tatalakayin natin yan, no? Pero bago po ako magpatuloy, nais ko pong batiin ng happy birthday si Rosita Bendo. Happy birthday, Rosita Bendo. Ito po'y pagbati sa yung nagmamahal na pamangkin, si Ogie. Mahal na mahal kay ni Ogie. Kaya sabi niya, batiin kita. Kaya sa celebration ng birthday mo ngayon, nawa ang blessing ng Diyos sa buhay mo ay aapaw at dadami. Alam mo ang sabi sa Proverbs 9:11, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong kaarawan at taon ng iyong buhay ay magsisidami. Yan po, pag tayo nasa Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ko, sabi na, at sa mga taong nagmamahal sa iyo, tulad ng pamangkin mong si Ogie ay tagal-tagang mahal na mahal ka niya, ay kaya ang pangako ng Panginoon sa iyo, patuloy kaya ka mahal ni Ogie,
maganda ang influence mo, meron kang mabait na puso. Kaya ang dalangin ko sa iyo, Rosita, Proverbs 9:11, sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon, dadami ang iyong kaarawan at ang taon ng buhay mo ay magsisidami. Kaya yan ang aking dalangin para sa iyo. Okay? So, happy birthday, Rosita. Ngayon po ay ganun din gusto kong batiin si Malen, aking kaibigan, Malen Bunda, at ang kanyang restaurant, na ang kanyang Malen Restaurant sa Noveleta, at saka si Pastor Rem, na kanyang mahal na asawa, naway pagpalain ng Panginoon ang iyong business dahil sa inyong kagandahang loob at sa pagiging makadyos ninyo, nawa ang biyaya at kapayapaan at pagpapala ng Diyos manatili sa inyo magpakailanman. Okay, ngayon po ang aking pong topic. What cause of small red spot on baby skin? Alam mo po, ang balat ng bata sensitive. Kaya maraming skin problem habang sila nagsisilaki. Yung mga red spot, yung mga rashes na ito ay common na nakikita sa bata. Pero ito po nakakairita pero harmless naman ito. Itong mga red spot na to, minsan makate, minsan hindi. Ang causes ng pangangate nito mga pulang spot sa balat ng bata, maring meron siyang allergy, meron siyang eczema, or dahil sa chicken pox, kasi pag may chicken pox ka, meron kang red spot sa balat, o kaya heat rash, o kaya yung tinatawag natin, merong skin infection ng bata. In addition, baka nakagat ng lamok yan, kaya nagiging cause ng pamumula at pangangate. Itong minsan, merong mga spot na hindi ma-recognize. Ngayon, kung meron kayong nakikitang red spot na may kasamang pangangate, ito'y kailangan ng treatment, no? Maaring itong red spot na to, ay meron pa siyang ibang health problems. Kaya pagka nakakita ka ng red spot sa balat ng bata, huwag kang magpanik. Maraming mga small red spot sa balat niya, mayroong mga iba't characteristic. Kasi mayroong mga bata na mayroong pimples yung baby, may pimples ang bata ito pong mga small pimples na to, red spot na to, ito yung makikita sa pisngi, sa forehead. Ito yung normal skin condition, magdi-disappear naman ito, basta kailangan po malinis ang balat ng bata. Nung ako po ay, kasi pag nanganganak ang anak ko sa Amerika, dalawang buwan ko siyang inaalagaan. Napansin ko na nagpapahid siya kung ano-ano, itong mga wipes. Naku, huwag mong gagamitan ng wipes ang balat ng anak mo. Pag ang gagawin lang, tubig lang kako, tsaka maliit na cotton, isawsaw mo sa tubig na malinis yung cotton ball, yan ang gamitin mong pampahid sa balat ng anak mo. Tapos kapag siya'y nagpupupo, umiihi, naku, huwag mo kakumpupunasan ng wipes yan. Pag nag-aalis ka ng diaper, dyan ang gagaling yung mga iritasyon, hugasan mo lang siya ng tubig. Kaya yung mga apo ko, tsaka para wala silang amoy, pag umihi sila kahit na lalaki, nagpupo sila, binubuksan yung gripo, talagang flowing water, hinuhugasan ng tubig, yung private parts, yung puwet, yung singit, kasi doon lagi pumupunta yung mga irritation ng balat . Tapos niyan, pupunasan yan. Yan ang ginagawa. Hindi ko pinapalagyan ng pulbos. Basta running water lang yan ang ginagawa. Minsan, sa red spot na yan, meron tinatawag na heat rash, no? Itong mga heat rash na to, lalo na pag hot weather, lalo na nasa tropical country tayo, itong mga small red rashes na to, ito'y nag-i-stack sa kanilang balat, no? Yung mga diaper rash, yung ganon, kaya dapat, huwag mong pabayaan na tumagal ang lamping niya na punong-puno ng ihi, doon nagkakaroon po ng problema. Pati yung facial rash, mga rash na to, minsan yung laging hinahalikan ng bata, merong balbas yung asawa mo, nginunguso-nguso na gano'n, sinisip-sip pa yung balat dahil napaka-cute niya, kinukurot ng mga bisita mo, talagang pinanggigigilan, tapos marumi pa yung mga balat, yung kanilang, kaya pag may bisita, o papahugasin mo muna ng kamay bago hawakan yung baby mo. Paalala mo na sa vitamin C. Alam mo, vitamin C,
tumataas ang production mo ng infection-fighting white blood cells and antibodies. Tumataas din ang level ng interferon sa katawan mo. Itong pumipigil sa pagpinsala ng mga bakterya or virus, fungus, na pumasok sa dugo mo. At ang vitamin C din, ito isang powerful antioxidant, piniprevent ang damage ng free radical. Ito po kasing free radical na to, ito po yung harmful molecule. Ito po yung nagko-cause ng damage sa katawan natin, nagkakaroon ng degenerative diseases, tulad ng arthritis, yung mapaminsala, pag napininsala ka ng sakit dahil dun sa mga free radical na yon. So ngayon ang gagamitin ng katawan mo para labanan yung free radical damage, yung vitamin C. Yeah, lalo na pagka ikaw ay nasa 40 years old pataas na, elderly ka na, tulad ako, magsi 65 na ako, kailangan ko ng proteksyon para hindi ako magka-pneumonia, hindi ako madaling mahawaan ng sakit. Kaya po ang vitamin C, ang ating pong vitamin C pinopromote, vitamin C 1,000 mg twice a day with rose hips, natural po yun, 90 tablet ang isang bote, 750 pesos ang inom nyo, maga at saka gabi, no? After meal, no? Yan po, available po yan sa Lagman Building. Pag pumunta kayo sa office namin, sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa baba natin ng 7-Eleven, nasa kantong-kanto, katabi natin ng San Roque Catholic Church. Nando doon po si Moss, pwede niyong puntahan yung security guard natin. Bumili kayo sa kanya, araw-araw nandun siya. Pero araw ng Sabado, ah. Sunday up to Friday, 7 o'clock nandun na siya para kayo ay kanilang paglingkuran. Okay? Meron pong mga pwede kayong pa-deliver through LBC. Yung mga bagong customer, pwede kayong magbayad muna bago ko i-deliver. Kasi minsan, nagde-deliver ako, hindi na nagbabayad dahil hindi ko sila kilala. Pero yung mga good payer, kahit hindi pa sila nagbayad, dinideliveran ko kasi subok na silang good payer. Ko? Kaya, deliver ng LBC pagka nagpadala kayo ng payment sa Palawan Express sa pangalan ko. Mag-chat naman kayo sa akin sa aking Facebook page, no? Okay, alam nyo, meron pong mga bata na expose sa lamig. Pag na-expose sila sa lamig, nagkakaroon ng rashes. Lalo na pagka tulad ngayon, taglamig, pag December, ganon, yung exposure mo sa cold environment, nagkakaroon po ng poor circulation ng dugo ang bata. Pag mabagal ang circulation ng bata dahil na-expose siya sa lamig, yung feeling cold, nakakaroon po ng mga red spots sa balat nila. Hindi naman dangerous ang ganitong problema. Magdi-disappear naman ito pag yung bata, binigyan mo siya ng pampainit sa katawan niya. Maaring kargahin mo yung init ng katawan mo ay idampi mo sa kanya, no? Painumin mo siya ng hot milk or hot water, ganyan. Marami, alam mo, gawin mong komportable ang bata para mapibilis ang healing ng red spot niya. Kaya kung nagsusuffer ng cold or diaper rash, ganon, dapat maging warmer ang bata, no? Baka nalalamigan siya dun sa basang diaper niya. Kaya maya-maya, hugasan mo siya ng maligam-gam na tubig, ha? Yung mga rashes niya, dahil sa cold weather, maligam-gam na tubig, running water talaga yung gripo, running water ang panghugas mo sa kanya, no? Kaya kung may heat rush siya, no? Linisin mo mabuti siya, iwasan mo yung mga facial wash, yung mga mayroong amoy-amoy, iwasan mo siya lagyan ng lotion ng bata, kung ano-anong alcohol, iwasan mo, just plain water lang, at saka mga sabong pa-baby, kasi very sensitive nga balat niya. Paalala mo na po sa sansiera oil. Meron tayong sansiera oil. Ito yung pinagsama-sama ang katas ng mga halamang gamot tulad ng acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, ginger, luya, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Magandang ipahi dito sa sakit ng ulo. Pag nahihilo ka, iamuyin mo, sinisipon, nagsasinusitis ka, barado ilong mo, inuubo ka, namamalat ka, ipahid mo sa throat, ipahid mo sa dibdib, ipahid mo sa sentido mo, sa ulo mo, sa batok mo, kung may stiff neck ka, pag namamalat ka sa lalamunan mo, pag kinakabag ka sa puson mo.
Tapos kapag may dysmenorrhea ka sa puso, pag sinisikmura ka dito sa sikmura mo, pag may asthma ka, nahirapan ka huminga, naninikip ang dibdib mo, ipahid mo sa dibdib mo. Nirarayuma ka, may arthritis ka, pinupulikat ka, may varicose vein ka, ipahid mo yan sa shea oil na yan. Kung patay ang kuko mo, mabubuhay ang kuko mo. At hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo sa skin mo yung sunshara oil. At saka, ano po, kapag kayo, kaya pag iiwasan ka ng lamok, hindi ba iwas dengue? Kung nangangati ang balat mo, pahiran mo ng sunshara oil. Available po yan sa ating Lagman Building. Pwede kayo magpa-deliver. Alam mo, maraming dahilan ng red spot sa bata. Minsan meron pong, minsan, masyado mong hinawakan yung bata, very, yung mahigpit na pagkakahawak, no? Hinahag mo, ganon. Kaya something po pa, minsan nirarab mo yung ilong mo, eh, yung ilong natin, daming lumalabas na dumi dyan, no? Yung uso mo, sinisipsip mo, cute-cute naman ito, ganon-ganon. No? Minsan sa kakyutan niya, natatampal mo yung bata, di ba? Kaya kailangan po, yung nagiging dahilan din ng red spot yan. Kaya inuulit ko po, pagka may mga red spot sa bata, no, nag-appear yan, lalo na po minsan sa mga singit, tapos kumakalat yan, nakikita mo sa leeg, sa likod ng tenga, ganyan. Kaya kailangan po, minsan merong mahapde na red spot na lumalabas, no, na minsan doon sa kinokobera ng diaper niya, na minsan, dahil siyempre kumontak yung ihi sa balat, yun, nagkakaroon ng irritation. Kaya kailangan po, yung diaper, lagi nyo siyang binabantayan, no? Huwag yung palagyan na matagal yung ihi sa, o kaya yung dumi, baka nagpupo, tumais siya. Tapos ang tagal-tagal ng pupo doon sa kanyang diaper. Kaya dapat, lang sabi ko, huwag mong hugasan ng running water, no? Be sure na malaging malinis at dry ang balat ng bata. Baka siguro yung mga diaper brand niya, ay allergy siya doon, eh, kailangan ito ay yung isang guni sa kanyang pediatrician. Alam mo, yung mahapding red spot, talagang mag-iiyak ang bata dyan, ano? Kaya, ano, kailangan minsan may mga pagkain ng mga bata, baka allergy siya doon sa pagkain niya, isang guni mo sa doktor, o baka meron siyang medication na nagko-cause ng red spot niya, no? Minsan cause ng allergy. Paalala mo na sa lecithin. Alam mo, lecithin, ito'y natural source ng choline. Alam mo kung ano po yung choline? Ito'y nag-a-activate ng sluggish mind, nag-i-improve ng memory, binibigyan ka ng important ingredients para mag-produce ka ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong acetylcholine na to, ito'y responsible sa memory, storage, and retrieval, and effectiveness of nerve signals sa maraming area ng utak. Kaya ang lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory, very beneficial ito sa student and elderly, nakaka-enhance ng memory skill. Kaya po, alam nyo, ako, nagtitake ako ng lecithin. Kaya clear pa yung mind ko. Pag nag-explain ako, malinaw. Kasi composition ng utak natin ay lecithin. Kaya kung magulo yung utak mo, minsan naiinis ka, parang dami mong nakakalimutan, natetense ka kagad, di ba? Mag-take ka ng lecithin. At saka, fat burner yan. Kaya hindi malaking tiyan ko. Kaya available po yan sa atin sa Lagman Building. Pwede kayong bumili kay Moss. 100 na soft gel ang laman yan. Inom ka magat gabi. 750 pesos din po yon. Alam mo, inuulit ko, baka po yung, ano, yung magpa-check up ang bata, no? I-advise siya ng kanyang pediatrician kung anong mga pagkain na bagay sa kanya. Magbigay ka ng attention dito sa mga small red spot, no? Kaya itong, lalo na kung ito'y makate, na umahapde, at lalo kung merong lagnat yung bata, nagkakaroon ng skin flakes, nagkakaliskis ang balat ng bata. Itong red spot na to, nasa biglang lumalaki, nagbabago ng color, kaya the binaka best choice talaga, punta kayo sa doktor. Alam mo, minsan may mga red spot, maaring ito'y bungang araw. Yung bungang araw kasi, may ito po'y dahil yung nagkaroon ng bara, yung butas ng balat, yung pores ng skin. Pag mayroong bumara sa butas ng balat ng bata, nagkakaroon po ng bungang araw. Hindi makalabas yung pawis,
yun, naging bungang araw. Kaya, ang baby skin, alam mo, ang balat natin, yan ang ating, nagre-regulate ng ating body temperature. Kaya po, kailangan po yung isusuot na damit ng bata, eh yung ano, yung cotton. Yung cotton ang ipasusuot nyo sa kanya para mag-absorb ito ng pawis. At saka, ma-reduce yung ano, yung init, no? Kaya alam mo, yung malinis na pawis, no? Ito po ay kaya dapat pag pinapawisan ng bata, ang gawin nyo lang po, dampian nyo siya ng soft na tela, pero cotton, para mag-absorb ito ng pawis, ano? Pagkatapos, dapat soft baby towel ang gagamitin mo. Siguraduhin mo na ang kwarto na tinutulugan ng anak mo ay mayroong air circulation. Komportable ang bata. Hindi marumi. Minsan kasi, minsan sa kalye, meron ako nakikitang bata na ito po ay marumi, no? Ang kanyang paligid. Kaya kailangan po malinis ang kanyang kapaligiran. Paalala mo na po sa omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid ay very useful sa kalusugan ng puso ng tao. Alam mo, itong essential fatty acid mula sa omega-3, ginagawa niyang flexible yung ugat. Di ba kaya namamatay ang heart attack sa stroke na putukan ng ugat? Para flexible, hindi magiging marupok, hindi puputok ang ugat mo, yung essential na fatty acid na sa omega-3, ginagawa niyang elastic ang at nababanat, no, flexible ang ating ugat at naiiwasan ang stroke at heart attack. Alam mo, ang omega-3 fatty acid maganda din sa mata natin. Ito'y napakahalagang substance sa lente ng ating mga mata at nakakababa ng bad cholesterol ang omega-3 fatty acid. It's also good for the brain, yung kasing development ng cell membrane ng utak natin, yung neurological system ng brain natin. Yung essential fatty acid na sa omega-3, ito'y very essential sa brain and thinking person. At ang omega-3, sabi po, ito'y nakakaalis ng depression. Meron siyang anti-inflammatory. Kapag ka may eczema ka, may psoriasis ka, may asthma ka, may arthritis ka, may impression ka, merong inflammation, merong mga inflammation substance na nagsisirculate sa ating katawan, kaya nagkukos ng inflammation. So ngayon, itong omega-3 fatty acid, may anti-inflammatory siya. Nare-reduce din ang panganis sa blood clot para maiwasan yung mamuo ang dugo. Pag nag-clot, namuo ang dugo, magbabaraya sa daluyan ng dugo. Yung essential na fatty acid sa omega-3, pang iwas ito ng lapot ng ating dugo. Available po yan sa Lagman Building. Kaya kayo pong mga may asthma, may hika, may psoriasis, merong mga hepatitis, merong pamamaga ng atay, all kinds of inflammation, no? Kasi pag may impression tulad ng sinusitis, lahat ng tis na dulo, bursitis, yon inflammation yon, no? Kaya kailangan po natin ng omega-3 fatty acid. Okay, balik tayo dito sa ating pinag-usapan tungkol sa red spot sa bata. Mag-select ka ng detergent. Baka yung ginagamit mong sabon sa damit ng anak mo ay masyadong matapang. Kaya dapat pag wag mong isasali ang damit ng bata sa damit ng matatanda. Yung pong aking apo sa Amerika, pagka ako'y nandun, naku, labandera lang ako sa Amerika, sa apo ko, no? Nilalabas kong separate at meron siyang sariling detergent na hindi matapang yung damit ng bata, no? Avoid giving bleach or fragrance, excessive lubricant sa bata. Gumamit ka lang ng yung lotion para sa kanila, para ma-relieve yung itching, no? Alam niyo po ba, marami po tayong mga natural na mga herbal. Turo ko sa iyo, paalala mo na po sa ating Super B Complex. Alam mo, ang Super B Complex natin, meron tayong B1, B7, B6. Ito yung cofactor for different metabolic enzyme. Okay, nanonood pala si Aisa. Okay, good morning sa iyo, Aisa. Vitamin B1, B7, B6. Ito yung cofactor for different metabolic enzyme. Involved ito sa generation of energy and metabolism of food.
alam mo, meron tayong mga ano, yung madali kang mapagod, mahapo, hingalin, mamanhid, masakit ang balakang, nananakit ang katawan, ninenervyos, ganun, may kumikirot ka sa katawan, ito'y nag-i-indicate kulang ka ng super B complex. Ang B complex, super B complex, ito'y nire-require for optimal neurological function of the brain. Nagpupromote ito ng normal function ng hormone and neurotransmitter in memory and higher mental functioning. Eh, anti-stress vitamins din ito. Ito po'y maganda sa digestive system. Pagka hindi mo, pagka kumakain ka, maputla ka, nanghihina ka, hindi mo nakukuha yung sustansya sa pagkain. Ang super B complex, tumutulong ito para maabsorb mo yung sustansya sa kinakain mo. Magkakaroon ka ng healthy hair, magandang balat, magandang kuko. Pagka meron kang ano, super B complex, ito rin para maiwasan ng pagiging anemic, mag-take ka ng super B complex. Sa mga menopausal syndrome, para makontrol ang hormonal fluctuation, mag-take ka ng super B complex. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Alam mo, kapag merong red spot ang anak nyo, pwede nyong pahinan ng aloe vera. Yung waka sa paso, yung gel niya, ito'y pwede mong ipahin sa kanyang red spot, no? At tapos yung ating sunshara oil, ipahid mo yung ating sunshara. O kaya yung kalamansi, maghiwa ka ng kalamansi, irab mo sa balat niya, sa red spot, yung kalamansi. Pwede rin yan. At saka po yung pwede mo rin gawin, yung baking soda. Yung baking soda, pumapatay ng bakterya yan, nagkukos ng red mark sa balat, no? Try mo yon. Yung baking soda, ipahid mo ganon, no? O, pahid mo lang, ganyan. O kaya yung activated charcoal. Yung activated charcoal, lalo na kung may irritation siya, namumulan, mahapde. Buksan mo yung activated charcoal, yung powder niya, ilagay mo dun sa balat niya, i-absorb niya yon, no? Tsaka iwasan yung kamuti ng bata, yung spot na yon. Tanggalin mo yung kumahabang kuko ng bata, gupitin mo, okay? Alam mo, activated charcoal, alam natin, pantanggal nito ng pagkalasing. Meron ako mga pasyente na pag daw nakikipag-inuman, iinom muna sila ng charcoal, di sila malalasing. Alimbawa, kakain sila ng kontra. Alimbawa, kakain siya dito, pag kumain siya, na-allergy siya. Bago siya kumain ng bawal na pagkain niya, iinom muna siya ng activated charcoal. Hindi siya mamamantal, di siya ma-allergy. Alam mo, maganda din po ito sa food poisoning, drug overdose, kinakabag ka, baho ng utot mo, baho ng dumi mo, baho ng hininga mo. Maraming mga bakterya sa bituka mo. Alam mo, magandang panlaban sa amebiasis ang activated charcoal. Tanggal yung mga masasamang harmful gases pag sinisikmura ka, inom ka ng activated charcoal. Sa mga skin infection, mga harmful microbes mula sa sugat mo, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, tapos lagyan mo ng charcoal yung sugat, tapos inom ka ng activated charcoal, lalo pag nakagat ka ng aso o pusa, tubig at sabon lang, hugasan mong mabuti. Tapos bubura mo ng charcoal powder yung pinagkagatan, tapos inom ka ng charcoal. Tatlo ah, pagkatapos din yung mga pigsa, inom ka rin activated charcoal. As needed lang. Tapos yung pigsa mo din, lagyan mo rin ng charcoal. Okay? Inuulit ko po, pagka merong red spot, hayaan mo lang yung baking soda 10 minutes sa skin niya. Tapos, hayaan mo nang mawala yun sa skin niya. O kaya po, alam mo, pag may red spot, pwede din yung asukal. Alam mo, yung asukal po, nakaka-exfoliate ang sugar sa balat natin. Nag-aalis ng red spot. Yung asukal, irab mo, no? Malaking tulong po yan. Yung maaring ma-acmo ka ng half cup of sugar, lagyan mo ng milk, i-mix mo, tapos irab mo sa affected area ng red spot. No? Doon ulit ko, half cup of sugar, then lagyan mo ng dalawang kutsara ng raw milk. No, raw milk. Tapos irab mo doon sa skin niya. Ayaan mo yan ng 5 minutes sa kanya, no, yung picture na yan. O kaya yung sugar scrub din, ito'y instant glowing skin. Kaya pati yung balat ng saging, huwag mo itatapon yung balat ng saging. Irab mo din doon sa red spot na yan, irab mo, mawawala yan. O kaya yung tomato juice, yung katas ng, o kaya kuha kayang kamatis,
i-rub mo rin yan sa balat niya. O kaya yung egg white, no? Yung puti, hindi yung pula, yung klaro. Yung klaro ng itlog, i-break mo yon, separate mo yung yellow, directly ilagay mo dun sa balat niya, sa red spot, o kaya apple cider vinegar, kalahating ito, isang kutsarita ng apple cider vinegar, lagay mo nalang kutsara ng water, i-rub mo din sa balat niya, haya mong matuyo yan sa kanya, okay? Malaking tulong po yan sa inyo. Ugali nyo pong makinig lagi sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz. Sa Facebook po, hanapin yung Patnubay sa Lusugan. I-like, i-share, pwede kayo mag-chat doon. Sa akin pong YouTube channel, hanapin nyo yung pangalan kong Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa mga bagong video ko. Manood po kayo sa aking YouTube, no? Hanapin yung mga topic na gusto ninyo. Bumisita po kayo sa akin sa Lagman Building. Tuwing Thursday, ako'y nasa Lagman Building 10 to 12 para makausap nyo ko, mabigyan ko kayo ng tamang treatment at mapayuan ko kayo ano dapat yung gawin. Okay, meron ka food for thoughts, Philippians chapter 4 verse 8. Katapus-tapusan mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan, isipin nyo ang mga bagay na ito. Kaya po, alam nyo, ang isang Kristiyano, lagi nating isipin kung ano yung totoo. Huwag tayong magsisinungaling. Ano mang bagay na kagalang-galang, yun ang dapat nating gawin. Ano mang bagay na matuwid, huwag tayong lalakad sa liko. Dapat ano mang bagay na may mabuting ulat, huwag mong entertain yung mga chismis, dyan ang gagaling yung gulo. Dapat anumang bagay na may mabuting ulat. Huwag mong entertain yung masamang ulat. Anumang mga bagay na balita, anumang bagay na kagalingan, anumang mga, yung kapuri-puri. Isipin mo ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag mong gastusin ang emotional energy mo sa masamang balita, sa mga negative. Huwag kang maging mega. No? Huwag kang maging negative thinker. Huwag kang maging nega. Kaya kailangan po nito, sabi nga, isipin mo lahat ng katotohanan. Isipin mo lahat ng kagalang-galang. 'Yun ang gawin mo. Anything na kapuri-puri, anumang kagalang-galang, anuman 'yung totoo, anuman 'yung malinis, anuman 'yung kaibig-ibig, anuman 'yung mabuting balita, anuman 'yung kapuri-puri. Ito, isipin mo to. Huwag kang mag-isip ng pangit. Kung meron kayong nakikitang negative, maging cool ka, sabi nga, trust in the Lord always and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God. He will direct you, He will instruct you the way you should go. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam. Nawa ang pagpapala at patnubay ng Diyos siya sumaten sa buong maghapon.